Janet's TV Vlog Official. Ayan po, nagawa tayo ngayon ng gelatin. Ayan, mayroon po tayo ditong 5 cups of water. Ayan, 5 cups na water na tubig ang ating ilalagay. And i-dissolve po natin dito yung ating mga ingredients. So, ayan. Ayan, welcome po sa channel ko at thank you po sa suporta nyo. Ayan, meron po tayo ditong plain lang ang kulay niya, yung ating gelatin. And then, i-dissolve po natin siya. Huwag po nating hayaan na hindi po siya matunaw para po pag niluto natin siya ay maayos. So, naglagay tayo ng 1 cup of brown sugar. And, pwede naman po kayong maglagay ng white sugar at kung ano po yung available na sugar na nandyan sa inyo. Huwag lang po yung itim. O, diba? So, ayan. Naglagay tayo ng brown sugar. And inanod po natin tinunaw. So, ilalagay lang natin dito yung sa condensed po ay kalahati lang po kasi baka sobra naman po yung tamis. So, ayan. Hinati lang po natin yung ating condensada. Ayan. Tunawin din po muna natin siya. And then, susunod natin dito yung ating evap milk. So, ayan. Kalahati din po ang ilalagay natin para po hindi po siya masyadong matamis yung ating gelatin. Hindi po siya nakakaumay. So, kalahati din at pwede nyo pang gamitin sa ibang lulutuin yung mga kalahati ng inyong evap or yung kondensada. So, nakatipid pa kayo. So, tama-tama po ang ating nilagay ditong ingredients. Eh, mimix lang po natin to ng maigi. Then, yung ating flavor po ay ito, yung kape puro. So, ayan, 2 sachet ng kape puro ang ating ilalagay. Ayan. Maliit lang itong kape puro, guys. Hindi katulad ng ibang kape. So, 2 kape puro o kape puro. Kape puro. So, ayan. Napaka-simple lang ng ating gagawin. Wala tayong flavor na prutas or mangga or iba pang klase ng prutas na pwedeng i-flavor natin dito. So, mix lang natin to guys. Dissolve lang natin yung ating kape puro. Ayan, para hindi po siya buo-buo at hindi rin po siya pangit pagka naluto natin siya. Diba? So, mas magandang na-dissolve natin ng ating maigi yung ating mga ingredients. So, ayan guys, ito na. Tapos na yung ating pag-mix ng ating mga ingredients. Tuloy-tuloy lang yung ating paghahalo sa gelatin. And then, ilalagay na natin siya sa kalan. Doon natin siya lulutuin ng mga ilang minuto. Ayan, di ba? Tuloy-tuloy lang po yung ating pagluluto. Ayan guys, pakukulaan muna natin siya. Mga 3 minutes. Pag nakita nyo na siyang kumukulo, patayin nyo na yung inyong kalan, yung gas, para hindi na siya masyadong ma-overcook. So, ito inalo ko siya para hindi siya habang nagpapakulo tayo ay hindi dumikit yung natin sa ating niluluto. Ayan. Habang pinapakulo nyo, medyo hahaluin nyo rin para mas maganda kasi umiilalim yung yung flavor niya. So ayan, hintayin lang natin siyang kumulo and then ilalagay na natin siya sa isang lalagyan nating hulmahan. So ayan, pagkapakulo natin ito, set aside natin then para palamigin muna. So, ayan, medyo mainit na siya. Pwede na to. Huwag na natin siyang masyadong pakuluin, guys, para mas maganda. Ayan. Set aside na natin to, guys. And then, nililipat natin sa isang lalagyan. So,
So ito na guys, luto na yung ating gelatin. I-transfer muna natin siya dito sa isang lalagyan para mabilis lang po ang pagsasali natin doon sa ating mga lagayan ng gelatin na tatakpan natin. Para pag nilagay natin sa ref ay hindi siya masyadong masira. So ito na yung ating gelatin. Ilalagay na natin dito sa ating lagayan. Ayan, nakagawa po ako dito guys ng 7 piraso. So, iyan lang guys ay malalaki naman. Kaya, 7 lang ang ating nagawa. Pero, kung ilalagay niyo yan sa maliliit na lalagyan, marami kayong magagawa. Ayan, marami kayong magagawa. So, pipili kayo guys ng pwede niyong paglagyan na maliliit lamang. Kung pangbebenta kayo, ayan. Maliliit lang na lalagyan. Ito kasing ginawa ko guys, pambahay lang natin to, sa atin lang to. Kumbaga pang pamilya lang ang ating gagawin. So hindi tayo magbebenta, at kung magbebenta man kayo, ilagay nyo sa isang maliit na lalagyan. Mayroon po mga cups na maliliit na pwede nyong paglagyan yan para sa pagbebenta nyo ng inyong jelly with coffee kape puro. So ayan. Napakasarap niyang lasa nito guys. So ito guys, takpan na natin dahil malamig na ng kaunti yung ating gelatin. Ayan, takpan natin yan lahat at ilalagay natin siya sa ref para pag kinain nyo ay ano siya, malamig na ng kaunti. So ayan, medyo habang tinatakpan ko nga siya guys, naninigas na siya, kaya maladi lang to, papalamigin na lang natin ng kaunti sa refrigerator at pwede na siyang dessert, pwede na siyang kainin ng mga bata. Ayan, bagay to sa ating mga chikiting kasi mahilig sila sa matamis. So ayan, tama-tama lang yung kanyang timpla, hindi siya nakakasawa. Ayan, yung ating flavor, ito na yung ating niluto. Ayan, yung ating gelatin with kape puro. Ayan. Napaka smooth ng ating pagkakagawa. Hindi siya matigas. Diba guys, yung pagka minsan naglalagay tayo ng, nagluluto tayo ng ganito, matigas siya. So ito, pagka nilagay mo sa bibig mo, ay talagang mapapalunok ka. Ang sarap. Ayan, tinesting ko na to, kumain na rin ako nito, at talagang nagustuhan to ng mga kids. Shout out nga pala sa mga bata, sa mga ka-classmate ni Charles Kenneth Rabex, lalo na kay Yay, ayan. At shout out sa inyo, at sila po yung nagtikim ng aking ginawa ngayon. So, pasado sa mga bata, ayan, pwede pang umulit. Ayan, thank you so much guys. Thank you po sa patuloy niyong pag-suporta sa aking channel. At nagtataka kayo kung bakit may mix itong aking pagluluto. Mayroon din pong personal vlog. So, hindi ko na po kasi masikaso yung pagluluto kasi may trabaho po. So, ayan. So, parang lilibangin na lang natin yung sarili natin sa ibang mga bagay, pagluluto at trabaho. So, ayan guys. Sana nang gustuhan niyo po yung ating niluto ngayon. Thank you so much. Ayan. Bye-bye. Thank you po sa lahat sa mga subscribers ko, lalo na yung mga OFW. Ingat po kayo lahat. At thank you for your support. Ayan. Bye-bye.